Namukhaan daw ng isang security guard ang ilang lalaking lumabas sa Aegis Juris Fraternity Library nung araw na nahazing si Horacio Acho Castillo III. Isasama ang kanyang sinumpaang salaysay sa ilan pang ebidensyang ipipresenta sa preliminary investigation. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Mariz Humali. Mariz? Jessica, handa na raw ang Manila Police District sa nakatakdang preliminary investigation sa Department of Justice bukas kaugnay dun sa mga kasong inihain nila laban sa mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity na naging sanhi umano ng pagkamatay ng USC first year law student na si Horacio Acho Castillo III. Kabilang nga raw sa mga ipipresenta nilang mga ebidensya ay ang mga sinumpaang salaysay ng mga testigo kabilang na ang Guwardya na nagbabantay sa tapat ng Aegis Juris Fraternity Library. Dito sa Aegis Juris Fraternity Library, sinasabi ng pulisya na isinailalim sa hazing rites ang nasabing USC freshman law student na si Horacio Tomas Acho Castillo III noong September 17. Malapit sa frat live, nagtatrabaho ang security guard na lumapit sa pulisya para tumulong sa investigasyon. Sa affidavit ng guard na si Benji, di niya tunay na pangalan. Pasado alas 8 ng umaga, apat na kabataang lalaki ang lumabas mula sa frat live. Nakisuyo pa raw na makipatong ng gamit sa kanyang lamesa. Sabi niya, makikilala niya ang apat kung makita niyang muli. Maya-maya may lumabas na isa pang lalaki sa frat live at sumunod sa apat padapitan. Ayon sa source ng GMA News, nakilala ito ng guard ng pakitaan ng litrato ni Marcelino Bagtang. Si Bagtang ay Aegis Juris Fratman at isa sa mga inihabla kaugnay sa pagkamatay ni Acho. Kabilang ang salaysay ng guardyang ito, sa abot na sa humigit kumulang 10 sinumpaang salaysay na nakuha na raw ng MPD Homicide Division at kanilang ipipresentang ebidensya sa preliminary investigation sa kasong inihain nila laban sa mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Sinabi rin ng guard na nakita niyang pumarada sa harap ng frat live ampulang strada pickup at isang black Fortuner. Ilang minuto lang umalis ang dalawang sasakyan padapitan. Ang dalawang sasakyang ito, ayon sa suspect na si John Paul Solano, ang kasama niyang nagdala kay Acho sa Chinese General Hospital. Jessica, inaasahan na raw ng Manila Police District na maghahain bukas ng motion to quash ang kampo ng Aegis Juris. Pero haharangan daw ito ng MPD sa pamamagitan ng kanilang mga ipipresentang mga konkretong ebidensya. Kabilang na rito yung mga ebidensyang hindi lamang mag-i-implicate sa mga miyembro ng Aegis Juris, kundi pati na rin daw ng mga abogado at alumni ng naturang fraternity. Jessica. Okay, so Mariz, may mga haharap na Aegis Juris Fraternity members dito sa mga kasong ito kasi up to now, no, wala pang lumilitaw doon sa mga binanggit na mga pangalan ng mga opisyal ng fraternity na di umano nandoon sa hazing ni Acho. Jessica, base sa impormasyon na kuha natin mula dun sa kampo ng Aegis Juris, ay inaasahan na may mga haharap na mga miyembro ng Aegis Juris bukas dun sa preliminary investigation. As far as the promise of the camp of Aegis Juris is concerned, ito ang sinabi nila. Nung sinabi ng kampo ng Aegis Juris, particularly si Attorney Paterno Esmaquel at ni Dean Divina na hinihiling nila o ini-encourage nila yung kanilang mga miyembro na humarap ay ang sinabi nila ay paharapin daw nila ito sa October 4, yan ay bukas sa preliminary investigation, Jessica. Kasi ngayon lang, kung magkataon, no? Ngayon o bukas lang lilitaw itong mga personalidad na nabanggit ng ilang linggo na di umano sangkot dito sa hazing. Maliban kay John Paul Solano at kay Jason Robinos, Jessica, if ever talagang tutuparin nila yung ipinangako nila o ng kampo ng Aegis Juris, ay talagang bukas pa lamang natin makikita sa kauna-una ng pagkakataon itong mga miyembrong ito na ini-implicate dito sa kasong ito, Jessica. Any update on Tranja, yung miyembro o official din ng fraternity na kasama din daw sa hazing na pumuslit, no? Umiskapo, pumunta raw ng Chicago sa Amerika. Mariz?
Yes, Jessica, nakipag-ugnayan na raw ang Manila Police District sa Bureau of Immigration at pati na rin sa Interpol. At so far, alam naman daw yung whereabouts ni Ralph Tranja sa Amerika, particularly sa Chicago. Kaya lang, dahil nga wala pa namang warrant of arrest, ay hindi pa maaaring hulihin o dalhin o ibalik dito kaagad sa Pilipinas itong si Tranja. Although, meron din silang sinasabi about the extradition treaty, pero this will of course depend on the case that will be filed or yung itatakbo o yung magiging kahihinatnan ng kaso nga laban dito sa mga members ng Aegis Juris, and particularly if there will be a warrant of arrest against Tranja, that will be the time na pwede siyang kunin ng Interpol. Pero ang sinabi sa atin ng MPD ay pwede pa siyang questionin muna ng Interpol bago siya ibalik dito sa Philippines, Jessica. But that is just the update na ibinigay sa atin ng Manila Police District as far as Tranja is concerned. So far, apart from saying na alam nila yung whereabouts ni Tranja sa Amerika, eh wala na silang idinagdag pa ng mga karagdagang detalye, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.